guys, welcome sa ating channel Mellow Springs. Ngayon ay pag-aaralan natin ang kantang Wandering by James Taylor. Isa na namang classic song, ituturo natin sa inyo at mayroon pang kasamang tabi. So, under tuning, nagamit tayo ng kapo at ang kapo ay ilalagay natin sa ikalawang fret. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pakiclick po yung notification icon dyan para lagi kayong updated sa mga guitar lessons mo. Okay? So, simulan natin. So, unang ituturo ko sa inyo yung intro. So, paulit-ulit lang naman ito. So, ang makikita nyo sa tab sa baba ay naka A add 9 over E. Nasa 2nd fret. 4th string, 2nd fret. And then, 2nd string, 2nd fret pa rin. And then, yung pinky. Bali ito, nasa 3rd fret. Ganyan. So, paano ba yung plucking? So, yun. Makikita nyo sa tablature, mayroong dalawang plucking progression dyan. So, una yung 5. So, string number 5. 3, 2, 1. And then, 6, 2, 3, 1. Okay, ulitin natin. 5, 3, 2, 1, 6, 2, 3, 1. Okay? And then, yung ikalawang plucking progression. 5, 2, 3, 1. Again, 5, 2, 3, 1. And then, 4, 2, 6, 3. Okay? 4, 2, 6, 3. Balikan ito. Okay, so ulitin natin. And then ulitin ulit. Sa intro. So, yun ang intro natin. Next, tumungo tayo sa verse part. Para naman sa verse part, from the first verse hanggang sa pinaka-last verse o yung ika-anim na verse, bali, the same plucking din, pero merong konting pagkakaiba sa verse number 5 at saka sa number 6. Pero yung verse number 1, 2, 3, 4, the same lang sila. So, ito yun. Unang plucking natin sa verse number 1, naka A add 9, pero hindi nakakalabitin yung string number 4. Balikan nyo lang yan. So ganito na lang para madali. 3rd string, 4th fret, and then sa 2nd string, nasa 2nd fret. Okay? So balik ang plucking is 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5. 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5. So, then C sharp minor 7. Bar nasa sa 4th fret, naka C sharp minor position. Okay. Yung 2nd string nasa 5th fret. And then yung 3rd string nasa 6th fret. Bali, pag blocking is 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5. Okay, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5. So, simula. And then, F sustained 4. Yung 3rd and 4th string nasa 4th fret. And then, yung nakabar mo, yung nasa 1st and 2nd string sa 2nd fret. Bali, ito. Okay. So, magkasabay yung string number 4 and 3. And then 2, 1. Okay? And then 4 uli. And then, ililipat mo namang itong middle finger, ilalagay mo sa 3rd fret. Magkasabay yung string number 4 and 3. And
and then 2-1. Okay, sa pinakasimula. Yun. So, F sustain 4. So, sa pinakaunang part ng verse. Then, B minor. B minor, 5th string, 2nd fret. And then, 4th string, 4th fret. Kasabay yan. Then, yung 2nd string nasa 3rd fret. Bali ito. And then, kalabitin mo yung 1st and 2nd. Bali ganito. Kasabay yung 5th and 4th. And then, 2, 1, 2. And then, isang bagsak sa E. So, yung E, bali ganito yan. Kukunin mo yung dalawa. Yung bass yan. So, kalabitin natin yung string number 3 and 4. And then 6 magkasabay. Okay. So bali yung B minor ganito. Sa pinakasimula. Okay. Okay. Then A. Then intro. So sa A, okay, i-bar mo na lang yung 2nd fret. So open string yung 5th, and then 4th, 2nd, and then open sa 5th again, and then sa 2nd fret, 5th string. And then, hammer on sa 4th string, papunta sa 4th fret, yung 4th string. Okay, balikan ito. And then yung middle finger nasa 3rd fret, 2nd string. Ito. Mabali ito. And then balik uli sa 5th string na nasa 2nd fret. O, A. Then B minor. Hammer on. And then 2nd string. And then 5th string. Okay, dito natin. And then lipat sa C sharp minor 7. So 5, 4, 2. And then 5. And then D. Yung D natin ganito, tatanggalin lang natin ito nasa ito. Yan. Bali ang pag-plucking yan ay nasa 4, 3, 2. And then magkasabay yung 2nd and 3rd string. And then yung 6. Okay. So D, and then gawin lang yung intro 1, okay? So sa pinakasimula ng first part, and then second verse the same plucking pattern. Okay, then hanggang sa ika-apat na verse part. So yun yung plucking pattern sa verse number 1, 2, and 3, and 4. And then sa verse number 5, mayroong konting pagkakaiba. Pero yung unang tab na makikita nyo sa baba is the same pa rin ng verse 1 hanggang 4. So, snakes in the ocean, girls in the sea, ito yung pagkakaiba. Yon.
So naiba lang dun sa A chord. Okay, paano ba yung A chord? Una yung bass 5 and then 4, second and then open sa 5th and then 2nd fret, then hammer on, and then sa 3rd fret, 2nd string, then pagkatapos yung 4th string sa 4th fret, bali ito, and then biglang hammer on dipat sa 4th string pa rin, from 4th string papunta sa 6th string, and then 2nd string nasa 5th fret, ito, and then balik ulit sa 4th string, and then D. So 4-3-2, and then hammer on. Ang kakalabitin mo yung magkasabay yung 1st and 2nd string nasa 3rd fret at saka yung 6th string, pero itong middle finger i-hammer on mo sa 2nd fret. Yan, hammer on, tawag mo. Sa D position. So balik nito. Then intro yung isang beses. Okay, so ulitin natin. Snakes in the ocean, girls in the sea, verse number 5. Now, sa verse number 6, again, makikita sa baba is the same yung unang part ng plucking progression. Okay, dito tayo mag-iiba. Ito yun, nasa A, and then C sharp minor 7, D, dalawang beses, 4-3-2, 4-3-2, and then may slide from the D position, so kakalabitin natin yung string number 5 and 3, slide papuntang 4, okay, from the 2nd fret, lilipat tayo sa 4th fret, and then kalabitin natin yung naka-D position, kalabitin natin yung string number 2 and 1, balik ganito, and then balik ulit sa D. So yung pag nasa 2nd fret na yung D position, kalabitin natin yung string number 1 and 6, and then 2, 3, 6, balik ganito. So ulitin natin D, and then A over E. So ito nasa 2nd fret, 3rd and 2nd string, pero yung unang kakalabitin natin string number 1 and 2. Then pull up yung nasa 2nd string. Pag sinabing pull up, kalabitin una, pagkatapos tatanggalin yung daliri. Yan. Yan. And then 3, 2, 3, ulitin natin, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so ulitin natin sa A. Never
Pagkatapos nung may mga picky na nasa D yung ganito. A. So 5, 4, 2, 5, and then second fret, then hammer on, then 5 uli, then C sharp minor 7, so 5, 4, 2, 5, and then D, so 4, 3, 2, 3, and then isang bagsak, magkasabay yung string number 2, 3, and 6, okay, ulitin natin. And then out the same ng intro. One, next. Two, then. Three, and then yung unang plucking pattern. And then yung pinakalas yung nasa ikalimang string. Okay, yun. So, yun yung outro part. Okay? So, ulitin natin yung sa 6th fret, yung nasa A. Tapos na tayo. So, sana may natutunan kayo sa simple tutorial na ito. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. And then, pakiclick po yung bell notification pagkatapos nyo mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga guitar tutorial natin. Meron itong kasamang tab na pwede nyo may download sa baba sa video description. Huwag kalimutan mag-like, share, and comment sa baba. Pwede rin kayo mag-request, baka pinagawa natin yung tutorial. Salamat.